This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Kumusta mga ka-Latter-day Saints? Ito po uli si Brother Dave and welcome sa Come Follow Me Philippines. Itong November 14 to 20, ipag-aralan natin ngayon ang tungkol sa sulat nila Amos at Obadias. Ang pamagat, inyong hanapin ang Panginoon at kayo'y mabubuhay. Pinili ng Panginoon o pinili ng Diyos ang binhi ni Abraham na maging kanyang pinagtipanang mga tao upang sila ay maging pagpapala sa lahat ng mga tao. Ngunit sa kabaligtaran nito, sa panahon ng ministeryo ni Amos, marami sa mga pinagtipanang tao ang nang-aapi sa mahihirap at binabaliwala ang mga propeta. Kaya ang kanilang pagsamba ay walang saysay at walang kabuluhan. Totoo na ang mga bansang nakapaligid sa kanila ay nagkasala rin ng malalaking kasalanan. Ngunit hindi iyan kailanman ginamit na pangangatwiran para sa mga tao ng Diyos. Kung ating makikita sa palibot natin, ang karamihang sinasabi, nagkasala sila, ako pa. Kung ang kasalanan ay lathara na, eh di gagawa na lang ako ng kasalanan. Pero hindi yun rason na gumawa tayo ng kasalanan. Dahil kung anong temptasyon ang nakapalibot sa atin, mayroon pa rin tayong kalayaan sa pagpili na gawin ang tama at sundin ang nararapat at ang katwiran. Ito ang dahilan kung kaya't nagpadala ang Diyos ng isang pastol mula sa Huda na ang pangalan ay Amos upang ipangaral ang pagsisisi sa kaharian ng Israel. Kalaunan, ipinahayag din ng Diyos sa pamamagitan ng propetang Obadias na bagaman winasak ang kaharian ng Huda, titipunin at muling pagpapalain ng Panginoon ang kanyang mga tao. Ang pinagtipan ng mga tao ay lumayo sa Panginoon. Pagpapatotoo ng kapwa mga propeta. Ngunit hindi sila itatakwil magpakailanman. Kapag inihahayag ng Diyos ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Maaaring tanda ito na nais pa rin niyang tulungan tayong ipamuhay ang mga tipang ginawa natin sa Kanya. Iniahayag ng Panginoon ang mga katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Sa Amos chapter 3 verse 3 to 6. Sa Amos chapter 3 verse 3 to 6. Inilahad ni propetang Amos ang ilang halimbawa ng mga dahilan at epekto dahil may nakitang biktima ang isang leon. Ang leon ay umaatungal dahil sa mayroong patibong na may pain para sa ibon. Ang ibon ay nabibitag. Mabasa din natin sa Amos chapter 7 verse 10 to 15. Nang magkagayoy, nagsugo si Amazias na pari sa Bethel kay Jeroboam na hari ng Israel na nagsasabi, si Amos ay nakipagsabwatan laban sa iyo sa gitna ng sambahayan ni Israel. Hindi kayang dalhin ng lupain ang lahat niyang mga salita. Sapagkat ganito ang sabi ni Amos, si Jeroboam ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak at ang Israel ay tunay na pupunta sa pagkabihag mula sa kanyang lupain. Sinabi ni Amasias kay Amos, o ikaw na tagakita
humayo ka at tumakas ka sa lupain ng Juda. At tuoy kumain ka ng tinapay at magsalita ka ng propesiya roon. Ngunit huwag ka nang muling magsalita ng propesiya sa Bethel, sapagkat iyon ay santuwaryo ng hari at iyon ay templo ng kaharian. Nang magkagayoy sumagot si Amos kay Amasiyas, "Ako'y hindi propeta o anak man ng propeta, kundi ako'y pastol at manggagawa sa mga puno ng sikumuro. At kinuha ako ng Panginoon mula sa pagsunod sa kawan at sinabi ng Panginoon sa akin, 'Humayo ka, magsalita ka ng propesiya sa aking bayang Israel.' Ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta." Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ano ang ipinahiwatig sa iyo ng katotohanan ito tungkol sa Diyos? Dahil mahal tayo ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos, pinapadala niya ang kanyang tagapaglingkod na mga propeta para sabihin sa atin na mahal tayo ng Panginoon, na kahit na tinatakwil natin yung Panginoon, sa tayo ng mga Israel, tinatakwil nila yung salita ng Diyos, hindi sila naniniwala sa pagmamahal ng Panginoon, pumabalik sila sa dating gawin nila, pero yung Diyos mahal pa rin. At tinutupad ng Panginoon ang kanyang pangakong tipan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, dahil sa pagmamahal niya, ay pinapadala niya ang kanyang mga lingkod. Ang kailangan lang natin is makinig sa mga payo ng propeta. Ano ba yung mga payo ng propeta sa panahon natin ngayon? Na kailangan ng ating pamilya ay ingatan natin, na protektaran natin ang ating sariling pamamahay, na ating gabayan, ating protektahan ang ating pamilya. Sa panahon natin ngayon na ang tukso parang nasa gilid lang, hindi mo alam kung kailan kanya isa-strike, lalo na yung pananaw ng individual, no? Na yung para sa akin na yung tinatawag nating kalayaan sa pagpili. Yung interpretasyon ngayon, iba eh. Gusto ko to, kalayaan ko to sa pagpili, kaya pwede kong gawin yung anong gusto ko. Kaya naliligaw tayo ng landas. Dahil mahal tayo, bilang magulang, mahal natin yung mga anak natin. Gusto natin na ituwid sila sa tamang landas. Yung mga payo ng mga propeta ay para sa panahon natin, kasi bawat panahon, may kanya-kanyang mga tinatawag nating struggles, makanya-kanyang problema, pagsubok na dinadaanan, like sa panahon ng mga 90s, no, sa akin 80s, yung cellphone wala pa yan eh. So most of the time, yung temptation pag makalabas yung kami makalabas kami sa bahay ng high school, so syempre doon kami mag-uusap sa school, o escape tayo, 'di ba, sa school. Or magsabi na doon yung medyo temptasyon, no? Kasi verbally lang, no? Through words. Uy, bukas kita tayo sa ganitong oras, no? Pasyal tayo. Ganun yung communication nun. Unlike ngayon, at dumating sa point na year 2000, yung communication is, ano ba yung next doon? Yung parang magsisend ka ng message doon sa, nalimutan ko na, pero yung familiar is yung cellphone, yung 3310, yung 8210 back then, no, na through text tawagan, mahal pa yun eh. 2 piso per text mo, no? As in my time, nagkaroon ako ng cellphone college na 2003. So every text mo piso. Parang inuubos mo yung isang buong ano yung paragraph, no? Isang one, kasi isang send noon 1 peso 'yun. Unlike ngayon, di ba, messenger, as in unli na, basta may data ka lang, okay, no worries,
thanks. Ganun lang yung send eh. Sa panahon namin, you know, yung text, is in isang buong ano yun, buong paragraph mauubos mo. So yun. So ang point ko dito is yung temptation is sobrang ano na, rampant na kasi back in my time, verbally lang eh. Pagguha mo sa bahay, like sabi ng mga nakatanda, no? Parang isang tag doon, manok, na kukunin mo yung mga ano ba yung term doon, ilalagay mo dito sa pakpak, and then, di ba, maging safe sila, or sa bahay, titipunin mo sila na parang manok, ilalagay mo sila sa bahay, and maging safe na kasi wala namang verbal doon sa bahay, di ba? Unless siguro kung magkatabi kayo ng bahay, no? Pero ganun lang ka, ano, yung temptation nun, napaka-iksi lang, or napakaliit, or hindi ganun kalaki. Yung point ko dito, like sa panahon natin, kahit sa loob ng bahay, basta may cellphone, makakapag-messenger, Facebook, no, hindi mo alam, 24/7 na yung communication. So kahit nasa loob ng bahay, kailangan alam natin, no, tayo din maging gabay sa ating sarili, nakatanda tayo. So makinig tayo sa salita ng mga propeta. Magbasa tayo ng banal na kasulatan. Sa mga anak natin, tayo magsibing gabay sa kanila. Kasi bilang magulang, alam natin kung ano yung tama at ano yung mali. No? Yun yung pinakamagandang part na mapaprotektahan natin yung mga anak natin sa mga hindi magandang elemento sa nakikita at hindi nakikita sa labas at sa loob ng pamamahay natin. Basahin natin ang Doktrina at Mga Tipan, chapter 1 or section 1 verse 38. Kung ano ang sinabi ko, ang Panginoon ay sinabi ko, at hindi ko pinibigyang katwiran ang aking sarili. At bagaman ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, ang aking salita ay hindi lilipas. Kung matutupad na lahat, maging sa pamamagitan ng sarili kong tinig o sa tinig man ng aking mga tagapaglingkod, ito ay iisa. Yung tinig ng ating Panginoon at yung tinig ng kanyang tagapaglingkod ay iisa lang. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang tagapaglingkod ng mga propeta, ito din yung nire-relay na misahe para sa atin. So pangkalahatan, so nangyayari ngayon sa pangdaigdigang sitwasyon natin. Basahin natin ang Doktrina at Mga Tipan, section 35, verse 13 to 14. Dahil dito tinawag ko ang mahihinang bagay ng sanlibutan, yaong mga mangmang at hinahamak, na himayin ang mga bansa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking espiritu. At ang kanilang bisig ay magiging aking bisig, at ako ang kanilang magiging pananggalang at kanilang kalasag. At aking bibigkisan ang kanilang balakang, at sila ay matapang na makikipaglaban para sa akin. At ang kanilang mga kaaway ay mapapasa ilalim ng kanilang mga paa, at ang aking ibabagsak ang espada para sa kapakanan nila, at sa pamamagitan ng apoy ng aking kapuutan, sila ay aking pangangalagaan. Inyong hanapin ang Panginoon at kayo ay mabubuhay. At bibigyan ko naman kayo ng kalinisan ng mga ngipin sa lahat ninyong mga lungsod, at kakulangan ng tinapay sa lahat ninyong mga dako. Gayon may hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. At pinigil ko rin ang ulan sa inyo ng 3 buwan na lamang at pag-aani na. Ako'y nagpaulan sa isang bayan at hindi ko pinaulanan sa kabilang bayan. Sa gayoy 2 o 3 bayan ang gumala sa isang bayan upang uminom ng tubig, at hindi napawi ang uhaw. Gayon may hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking sinalot kayo ng pagkalanta at ng amag. Sinira ko ang inyong mga halamanan
at ang inyong mga ubasan, ang inyong mga puno ng igos at mga puno ng olibo ay nilamon ng balang. Gayunmay, hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking pinarating sa gitna ninyo ang salot na gaya sa Ehipto. Ang inyong mga binata ay pinatay ko ng tabak, kasama ang inyong mga kabayong nabihag. At aking pinaalingasaw ang baho ng inyong kampo hanggang sa mga butas ng inyong ilong. Gayunmay, hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Ibinuwal ko kayo gaya ng ibinuwal ng Diyos ang Sodoma at Gomora, at kayo'y naging gaya ng nagniningas na kahoy na inagaw sa apoy. Gayunmay, hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, sapagkat aking gagawin ito sa iyo. Umanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos, O Israel, sapagkat narito siyang nagaanyo ng mga bundok at numilikha ng hangin at nagpapahayag sa tao kung ano ang kanyang iniisip, na nagpapadilim ng umaga at yumayapak sa matataas na dako ng lupa. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ang kanyang pangalan. Gusto ng Panginoon na maalala natin siya sa gitna ng ating pagsubok, sa gitna ng ating mga pagpapala na natatanggap araw-araw. Gusto ng Panginoon na atin siyang sambahin, atin siyang mahalin dahil minamahal niya tayo. Binibigyan niya tayo ng buhay. Binigyan niya tayo ng buhay. Binigyan niya tayo ng pagpapala araw-araw, ng pagkain, libreng hangin. Minsan naiisip natin na yung mga nangyayaring pagsubok ay kagagawan ba ng Diyos? At minsan naiisip natin na tayo din ang gumagawa ng yun sa ating sarili. Pag tayo tumitingin sa Panginoon, bibigyan niya ng lunas ang bawat mga hinaing na meron tayo. Nalaman natin na minsan pinapadalan tayo ng Panginoon ng pagsubok para na maalala natin siya. Minsan ginagawa niya ito para na malaman natin na mayroong isang Diyos. Para malaman natin na may Diyos ang mundo. Basahin natin sa Hilman chapter 12 verse 3. At sa gayon, nakikita natin na maliban kung parurusahan ng Panginoon ang kanyang mga tao sa pamamagitan ng maraming pagdurusa. Oo, maliban kung kanyang parurusahan sila sa pamamagitan ng kamatayan at sa pamamagitan ng sindak at sa pamamagitan ng tagutom at sa pamamagitan ng lahat ng uri ng salot, ay hindi nila siya maalala. Isipin ang pinakahuling pagsubok na naranasan mo, bagaman maaring hindi ang Diyos ang nagpapadala ng inyong pagsubok. Isipin ang pinakahuling pagsubok na naranasan mo, bagaman maaring hindi ang Diyos ang nagpapadala ng iyong pagsubok. Pagnilayan kung paano ka nito mabibigyan ng mga pagkakataon na hanapin siya. Sa ating binasa, no, minsan pinapadalan tayo ng Diyos ng mga problema, pagdurusa, pinaparusahan tayo ng Panginoon, at doon pa natin maalala na may Diyos ang mundo. Sabi nga na huwag mo na hintayin na tapakin ka ng Diyos, kasi sa sobrang gawa natin ng mga kasalanan, baka tapikin tayo at doon natin ma-realize na tama na pala yung ginagawa o hindi na maganda. Nakakasakit na ako ng ibang tao. Sinisira ko na yung sarili ko. Gumagawa na ako ng hindi maganda. Hindi na maganda naging buhay ko. Hindi na magandang epekto sa pamilya ko. At dahil doon, minsan nire-remind tayo ng Panginoon. At minsan sa medyong simpleng pamamaraan at minsan sa masakit na pamamaraan. Hindi yun para sa kanya, para rin sa atin. Bilang magulang, pag yung anak natin sumusobra na,
na pinapagalitan natin. Hindi dahil galit tayo sa kanila, umisama tayo ng loob sa mga anak natin, kasi gusto natin na gusto nating magulang na mapabuti yung ating mga anak. Katulad din ng ginagawa ng Diyos sa atin. Mabasa natin sa Amos chapter 5 verse 4, 14 to 15. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mabubuhay. Hanapin ninyo ang mabuti at hindi ang masama upang kayo'y mabuhay. At sa gayoy ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay magiging kasama ninyo. Inyong kapuutan ang masama at ibigin ang mabuti. At kayo'y mapag-iral ng katarungan sa pintuang bayan. Marahil ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay magiging mapagpala sa mga nalabi sa Jose. Kung ating kapupuutan ang kasamaan at ibigin natin ang kabutihan, at yung katarungan ay pinapairal natin sa ating buhay, doon natin makikita ang pagpapala na ating matatanggap sa Diyos. Kasi bawat ginagawa nating maganda sa kapwa natin, ibabalik din yun sa atin. Hindi man sila personally, pero sa ibang tao, sa ibang sitwasyon, babalik at babalik yung kabutihan. Alam ko po sa aking sarili na yun yung makikita natin, no, sa buhay natin. Na personally, masasabi ko na every time na gumagawa ako ng mabuti, magre-response yung kasi sa isip ng mga tao na ginagawa mo ng mabuti, sabi nila na mabuti si Brother Dave. No? Ang dami na nun, na every time makikita ka nila, nagiging positive yung dating mo sa kanila. Ibig sabihin na yung light na meron tayo, ibinabahagi natin sa kanila. In return, mahihiya sila na ayoko magkwento ng mga hindi maganda, no? Ng mga worldly things sa kay Brother Dave, kasi mostly pag nagkikita kami, yung pinag-usapan namin about family, about kung yung tama, and minsan nag-share sa about sa church, no? And most of the time, yun ang binabahagi niya, yung mga hindi naman scriptural na chapter by chapter, pero napifeel ko every time mag-share siya, parang andun sa scriptures eh. Alam ko po, may brothers and sisters, na mahal na mahal po tayo ng ating Ama sa Langit. Minsan, hindi man po masabi natin na perfecto yung buhay, naging more na tayo sa outside. Halimbawa, more na tayo sa gala, more na tayo sa pag gumala yung mga friends natin, doon na tayo sumasama. Instead of magbabasa tayo ng banal na kasulatan, medyo nababawasan na yung time natin sa pagbabasa ng banal na kasulatan, nababawasan natin yung time na mag-ponder and pray sa Panginoon. Instead of magpahinga sa bahay, spend time with our family, lalabas tayo para makipag-bonding sa mga friends natin, we need to set priorities kung ano ba talaga yung intention ko. Hindi naman tayo puro lang simbahan and then mawawala na tayo ng time na responsibilidad sa ating families. No, hindi naman pwede yun. Kailangan lahat balance. Pero naniniwala ako at alam ko na pag ibibigay natin yung time natin sa Panginoon, kung gusto natin mag-bonding, mag-bonding tayo sa simbahan. Modesty aside, mag-build tayo ng friends inside the church. Pero mag-build tayo ng friends sa loob ng simbahan. Alam natin na they are human and out na magkamali din. Kasi minsan pag nagka-friends tayo sa simbahan and then kunting mali lang, sinasabi natin na ayoko na kasi nagkamali sila sa akin or na-offend nila ako or maginawa silang medyo hindi maganda sa akin. So, hindi na ako magkuklose sa kanila. Which is hindi, para sa akin, nag-open ang mind ko na they are still human. Na out din na magkasala. Ang gagawin natin, tulungan natin ang bawat isa. So for me, experience ko for this past few months is to build friendship sa loob ng simbahan. It's okay to have friends outside. Pero tandaan natin na pag sa loob ng simbahan kasi, lahat ng activities related sa church. Pag outside kasi, para siyang barko, boat na pag hindi tayo careful, magiging too much na tayo time natin outside sa church. Sa mga non-member friends,
No? And Maria, kasi activities, iba eh. Iba yung activities simbahan, iba din yung activities nila. Wholesome nga lang, pero yung time mo, as time goes on, marirealize mo na, teka, parang wala na akong time sa family ko kasi kaysa sa spend ko sa family ko, paghapon, lumalabas pa ako para mag-spend time doon sa mga friends ko outside the church. Instead na pumunta ako sa simbahan para maglinis, andun ako sa labas. Ano? Tapos gumagala na kayo sa mga cities to cities, no? Agaanyan-yan na kayo. Pero in the end of the day, makikita mo na ang layo mo na pala sa daan na tinatahak natin. Kasi yung temptation, hindi naman biglaan eh, na ganito kalaki yung gagawin mong kasalanan, ganito yung mangyayari sa'yo. Siyempre, pag alam mo na ganun mangyayari, ang gagawin natin is ma-aware tayo, ay ganun kalaki. So, hindi ko na gagawin yan. Pero pag dahan-dahan, hindi natin namamalayan. Yun yung temptation eh. Hindi mo namamalayan. No, hanggang makita mo ang layo mo na pala. So, naniniwala ako, nagpapatotoo, stay in the covenant path, stay in the church. Normal lang yun yung mga i-judge ka nila. Sabihin mo lang dahil mahal ka nila, kaya iniisip ka nila. Na yun yung iniisip ko. Kasi limbawa, hindi ka lang makapagsimba ngayon, iba na yung iniisip nila, naging active na si Brother Dean. Na hindi ka lang makapag-communicate sa kanila, uy, wala na. Ano na, malayo na si Brother Dave sa atin. May nakita ka lang nila na kinausap na non-members friends, uy, si Brother Dave inactive na, tapos nakikisama na sa mga non-member. Normal lang yun. Hindi lahat nakakaintindi at hindi lahat sa loob ng simbahan is yung wide din yung pag-iisip. Natututo pa rin. Lahat tayo baguhan eh. Even gaano na tayo katagal, still we're still part of conversion. No? Part of conversion process. So, I do believe na build the relationship sa simbahan. Ginagawa ko ngayon, I'll start communicate sa mga member friends ko. Kasi nakikita ko ano eh, yung patutunguhan. Kasi isa lang yung journey natin eh, di ba? Pag members, alam natin yung standard, alam natin yung journey. But still, kailangan natin i-share yung light sa mga non-member friends. Pero tandaan natin na hindi dapat na sila yung mag-share sa atin ng lights. No, kasi alam natin yung tamang direction sa buhay natin. Halimbawa lang, mabait silang tao pero nagiinom sila. Nabibisyo sila. Isimbahan, hindi natin ginagawa ito. Diba? Ito yung kasi yung standard na alam natin. Pag araw ng Linggo, hindi sila nagsisimba, nag-outing sila. Pag dito sa simbahan, talagang pagsimba talaga. Pero mabuti silang tao. Kailangan na natin na tayong mag-open ng mind nila. Kayo tayong maging positive sa kanila, hindi yung parang we blend in. No? But still, we are friends. Pero ito yung standard ko. At someday masabi nila nga, alam mo, sa 3 years na pagkasama natin o sa isang taon na magkaibigan, may napuna ako sa'yo. Parang iba. And doon masabi, ano ba yung reason mo? Ano ba yung, bakit? Kasi, nakita ko, hindi ko may inom. Pag Sunday, mula ka dito, sabi mo, family time. Andun mamomotivate sila. Ah, okay. Kaya pala, nakita lang yung liwanag sa mukha mo. Nag-i-enjoy ka. Yun yung kagandahan. Dahil alam natin yung kabutihan. Alam ko po na may buhay tayong propeta ngayon at gumagabay sa atin. Alam ko po na mahal tayo ng Panginoon, ng Diyos, ating Ama sa Langit. Kaya patuloy niya itong ginagabayan sa kanyang mga propeta. Pinapanalangin ko ang bawat isa sa atin. Ako din ng aking sarili na this year, next year, is magtuon po tayo sa gawain ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. In the name of Jesus Christ, I live this. Amen.